from media. Okay, Jackie. Hello po, I'm na 25 po, Jackie. How does the Sweeppp Foundation helps the Philippine government? Napakagandang tanong kasi yan talaga ang tumbok namin na makatulong tayo sa aming kakayahan. Ang napakaraming sunog ngayon, napakarami ng accident sa construction, sa hindi lang sa construction, sa industry lalo. Ngayon, ang safety, ang Sweeppp ay talagang involved yan. Now we have suppliers and technology provider sa safety and security na talagang in-invite namin dito para mag-sasalita, mag-educate, and libre lahat yun. And that's why we're trying na to reach out our national government na titingnan itong ginagawa ng Sweeppp para magkatulungan. We being involved in socio-economic corporate responsibility ay ginagawa namin ang role namin na makapagbigay ng tulong sa kapwa natin, sa industriya, at saka sa bansa natin. So, yan ang Sweeppp ay napakabayan ng water, wastewater na i-ano ko rin sa inyo, pinaka-priority ang wastewater sa Boracay, Laguna Lake, na problema ngayon. And only Sweeppp, actually, ay malaking may tulong. But since hindi pa kami nakakonect sa national government sa ngayon, and we are very thankful for this media na baka through this press conference, makakarating tayo sa gobyerno kung anong ginagawa namin na almost world's leading technology provider ng water and wastewater ay willing tumulong dito magsosolve ng problema natin sa Boracay, Laguna Lake. And again, inulit ko, maraming may tulong talaga yung Sweeppp Foundation sa national government natin. Ang concern lang, ang national government, kung anong may itulong din. Okay? So, maybe a few words from... Since Sweeppp and the global techno purchasing aim is to empower the purchasing leaders, engineers, so through this one we could empower the people and the nation by giving them sustainable development. So that engineers will be technically knowledgeable in everything so that they could help our country. Even improving purchasing and supply management will also help the government kasi government is also a purchaser. In fact, one of the biggest purchasers. Kaya lang, I noticed that the way the government does procurement, the paradigm of government procurement, it's still very traditional. And sometimes, matagal. Look at na lang mga infrastructures and public works. Pag gobyerno nagpaplano ng procurement, ang tagal. Misa, naabot ang taon bago magkaroon ng project take-off. But if we can apply modern procurement and supply management techniques, that may speed up the implementation of government projects. Right now, hindi pa ginagawa ng gobyerno yun. So maybe we can, at some point in the future, help the government realize that there are other paradigms of procurement rather than the traditional. Doc, kahit po meron ng advice or directive si Presidente na to expedite all the projects. Well, the President can always give statements. But whether that is going to be implemented all the way down to the bottom of the bureaucracy is another story. Mm-hmm. Hindi naman, it is not as if the government, the president just presses a button and everything works automatically. Hindi naman ganun eh. We all know that from experience. I have to introduce myself first before I make some comment on the question raised a while ago. I am Engineer Armando Mandi Diaz, a professional electrical engineer, also a mechanical and plumbing, and also a Shell Charter professional engineer. At in fact,
I'm the former national president of the Electrical Union Association, the incumbent president of the Philippine Society of United Master Plumber. Now, I'm the, sabi nga ni Nirlino, the founding chairman of the MEBA organization of the Philippines. What is all about? We are talking about the techno and entrepreneur. So without the techno, we cannot have a one-word technopreneur. So in so doing, the MEBA organization of the Philippines is pioneering in this country, whereas in other countries, meron na ho silang MEBA engineer. What is MEBA? Mechanical, electrical, plumbing, and fire protection. So, right now, nagbibigay na ho kami ng recognition and certification program on this regard. If you are practicing already in the plumbing, electrical, mechanical, and fire protection. Without this discipline, we have a limbo in our country is what really happened to the third world and other fires incident wherein kanya-kanya kasing design ang electrical and mechanical. So there is no, parang sabi natin, sa isang pump, may motor, walang coupling, hindi nag-aabot. So doing, right now we are doing some standard on MEBF, seemingly, almost similar to United States. So to give you an example what happened to the third world, nagsunog ho yung tao, nagkaroon ng smoke. Na magkaroon ng smoke ho yan, actually, yung suffocation na tinasabi, it's not suffocation, it's a poisonous gas, we call it carbon monoxide, or CO. But the air conditioning unit, hindi po namatay. Sinak niya yung gas, ipinato sa ibang room, because it's centralized. So, right now, there is no such thing na wala po tayo regulation dito sa tinatawag na smoke extraction. Kaya hindi po nagtahi yung dalawang discipline. That's why MEBA is very important. On August 10 and 11, we will be having our technical presentation about MEBA and also recognition process of certified practitioner. At magbibigay din po kami ng mga seminar in relation with the Sweeppp advocacy kasi kami po yung lumalabas na implementor arm ng Sweeppp in regards to technical. At kaya nga MEBA organization of the Philippines. Those engineers want to be certified, let us know para ma-evaluate namin yung qualification if you're really practicing on this particular aspect of our discipline. Siguro yun lang muna for the meantime. Thank you. For the first time, naglagay kami ng Techno Job Fair dito sa ating conference. Bakit? Kasi ang Pilipinas ay nasa gitna ngayon ng isang parang cauldron na siya ngayon ang tinitingnan ng lahat ng nasa Asia, even in Europe, even in America. Bakit? Kasi mahusay siyang magbigay ng mga workers. What kind of workers? Nung naon ng administrasyon, pumunto tayo sa mga mabilis na pagkuha ng mga empleyado. So, hindi siya quality. Kawawa yung mga empleyado na yon kasi skilled sila pero pumasok sila sa lugar na mas mababa ang sweldo at hindi tama sa kanilang tinapos o kanilang kakayahan o kanilang talento. Ngayon, dito sa build ni Pangulong Duterte, naisip natin na kinakailangan i-level up ang Pilipino. So, ang ginawa natin ay Techno Job Fair. Hindi lamang siya basta job fair, kundi talagang para sa skilled, professional, and business people. Pero sinamahan din natin ng mga interns, ano yun? Yun ay para sa mga bagong graduate or undergraduate, para mabigyan sila ng scholarship to prepare them for the next level of employment naman. Kasi, papasok na ang ASEAN. Sa ASEAN, ibig sabihin magbabago ang klase ng employment sa atin. Kinakailangan computer literate. Hindi basic, kundi advanced. Kinakailangan doon siya talaga sa pinakamataas na lugar para hindi itong mga pumapasok na investor ay nagdadala ng sarili nilang mga tao para mapunuan yung supervisory position. Kayang-kaya naman ng Pilipino yan. So, ang nakikita natin, there is a job mismatch.
Yun ngayon ang gusto nating gawaan ng paraan para ma-level up ang skill, ang kakayahan, ang kita ng mga Pilipino. So, yun ang sagot natin doon. Paano nakaka-contribute sa government? Yung Sweeppp Foundation, meron siyang klaro na purpose. Kagayaran natin, bawat tao, we must live on purpose. So alam natin kung anong purpose ng government. Pero mag-isa ba ito na gagawin ng government? Yung ginagawa ng foundation ay complementary kung ano ang purpose ng government. So maganda rin na ang government, ang maraming tao, ang mindset nila, outside in yung development. Ang Sweeppp, inside out. So kaya meron din tayong dinesign para i-develop yung tao dahil yung ating founding chairman, si Dr. Lino Diamante, naniniwala siya, if we better our people in the Philippines, then we can better the industries and we can better our nation. So magsisimula yon sa bawat individual, no, na mag-isip siya ng buo. Hindi lang niya iisipin ang sarili niya, hindi lang ang pamilya niya, hindi lang ang bayan niya, hindi lang ang lalawigan niya, hindi lang yung region niya, hindi lang Luzon, Visayas at yung Mindanao, kundi buong Pilipinas at buong ASEAN region. So ganun dapat tayong mag-isip. Ito yung oportunidad na binibigay ni Doc Lino na maturuan ang mga Pilipino through Sweeppp, yung kanyang mga educational platform, na mag-isip ng buo. Ang tawag natin, whole brain thinking, whole brain functioning, whole brain leadership. So meron na tayong partner na international siya, recognized, pero ginagawa niya sa labas, no? Mabuti na lang na-engage siya ni Doc Lino. Dadalhin natin ngayon sa Pilipinas at ilo-launch natin 'yon nitong June 16 sa Baylit. So kakambal ito ng purchasing, yung sinasabi ni Doc Mina. So kaya malaking ambag ito para sa government at hindi lang. Yung pagbabago kasi, magsisimula, naniniwala kami sa bawat individual ng Pilipino, kakalat ito sa pamilya niya, sa barangay niya, at sa buong bansa. Ito kasi, ay matagal ko nang ginagawa. When I started my business, nag-umpisa ako sa Amerika. But lahat dito na mga technology related sa Sweeppp, safety, water, environment, energy, pipes, pumps, and plumbing, ay napalago namin, maraming nakinabang, and sa ngayon kasi, ang industriya dito sa Pilipinas, pagka US product, ay medyo namamahalan at saka ayaw nila ng US product. So nang 20 years ago, ay nag-umpisa na yung development ng building industry at saka water industry. Kasi as a mechanical engineer, tawag sa amin industry engineer, mga industrial companies yung sinasupply namin ng US. Nandun na yung power plants, nandun na chemical plant, mining, and so many industrial yan na nag-excel ang US product. But nang time na ang trust ng industry ng Pilipinas ay building, processing, outsourcing, building everywhere, ng trust ni President Arroyo naman, ay dinevelop ang lahat na water industry na more than 500 na water district all over the Philippines. Hindi na nagiging competitive ang Amerika. Na unti-unti nawala yung industrialization program, and ngayon ang dinevelop, building everywhere, water district everywhere, and dyan pumapasok ang ASEAN na mga products. Ang ASEAN, pumasok na dito yung Korea, nauna na sila, napasok ng Singapore, Malaysia, all over the ASEAN region, ay medyo takot ang iba dahil akala nila yung ASEAN integration ay all about work, but it is all about business or technopreneurship. Na itong Taiwan, huli na dumating. Last year lang dumating itong Taiwan na ako tinap naman na magiging part of the promotion ng Taiwan. So every month, nandun kami sa Manila Hotel, pinagastusan ng mga Taiwan, lalo na itong foreign trade nila at saka yung tech ko.
Taiwan Economic Cooperation, na lahat, in-invite nilang lahat ng mga Pilipino, then nag-invite sila ng mga Taiwan supplier, and maraming participation doon ng Sweeppp. And nagkataon na may partner tayo na Taiwanese na representative ng Taiwan manufacturers. And isa siya sa pinaka magaling na party list representative na nagiging board secretary siya ng Kumintang, nagiging board secretary siya ng Taiwan trade. And sa ngayon ay napakagandang relation. We were able to connect yung water industry ng Taiwan. Only last month ay Crossflow, isang kumpanya ko na partner ko si Mr. Chen, yung lahat ng mga Taiwan group in the water industry ay nandito, mga 20 suppliers delegation, and then we invite Manila Water, Maynilad, all association related sa water, Philippine Society of Sanitary Engineer, Water Environment Association of the Philippines, and leader ng Water District Association. And napakaganda kasi ang Taiwan ano na impress din sa Pilipinas, and doon lumabas na ang Pilipinas ay talagang dependent sa importation. Compared mo sa Taiwan, may sarili silang technology. May lahat na technology nila na i-embrace nila, parang nationalistic, and lahat nila na technology ay ini-export nila sa world first world country like Europe, US, no? Lahat, no? Nandun sila, and ngayon lang sila dumating sa Philippines para itatap dahil dito nga sa ASEAN integration. So ngayon ay lamang tayo na makapagbigay tayo ng napakagandang opportunity sa Pilipino, not only sa work. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga ASEAN businessman, technology provider ay nandito para gumawa ng business. And hindi tayo maubusan ng trabaho. Yung iba, nagpapanik ang mga professionals eh. Akala nila ay hindi tayo magiging competitive. Pero anong lumalabas ngayon? Kulang. May shortage tayo sa skill. May shortage tayo sa professional. And it's happen lang, hindi lang marunong magkaroon ng job pair yung iba. So itong sagot ang techno job pair namin, lalo na itong Taiwan. Marami silang hinahanap na hindi lang sa business, mga professional at saka skill. So this techno job fair ay maraming may tulong sa government natin. And sa palagay ko ngayon ay maglilid ang Taiwan. Yan lang. Hello po. Ako po si Johanna Aquino. Question po kay Doc Lino. How do you connect entrepreneur po with the local government? Ang nangyayari kasi ngayon ay marami nang ginagastos ang local government, pati national involved na dito. Set fund sa DTI, and then ang DTI at saka local government units ay mayroon silang partnership na implement lang sila ng education sa entrepreneurship. And I have a lot of exposure with the trust and direction of DTI and local government units na i-educate ang small, medium, micro enterprise, and continuous yan nationwide. But again, as I observe, yung entrepreneurship kasi na kinakandak ng DTI as KLGO, sabi nga ng mga ibang administrator ng local government units ay very awkward. Wala talaga na ang pumupunta ay ang mga sa palengke na talagang kuminsan ang fund ay napupunta sa wala. And again, may program yung Sweeppp na i-develop yung entrepreneurship. Kaya nga kami ngayon ay nagkaroon kami ng technopreneurship, at nagpa-partner kami sa ka-entrepreneurship ng grupo ni Ma'am Aida. Ito, malaking grupo to ng entrepreneurship, funded to ng foreign. Dito sila sa Manila, malakas ang tundo group nila, and nagpa-partner din sila sa mga iba-ibang entrepreneurship school like Bayan.
Abayan Academy. Nakapag-attend kami ng napakaganda ng mga program sa educational about entrepreneurship. But again, tayo mga Pilipino ay kaya natin mag-participate, mag-involve. Ang nangyayari lang na kulang ng media exposure itong mga seminars na ginaganap ng iba-ibang foundation. So ako ay nagpapasalamat na through this program na gagawin natin ay malalaman na mayroon palang pang-entrepreneurship na training na may mga foundation ginagawa yan at saka mayroon ding technopreneurship na ginagawa ng Sweeppp. So magkalugtong to eh. Kailangan talaga na magtulong-tulong ang entrepreneurship at saka technopreneurship natin. I cannot really go down to the level ng entrepreneurship because nangangailangan ng mga professional organization. National Director ako ng Mechanical Engineer and Sir Manny Diaz, National President ng IIEE at saka maraming advanced na engineering in EPF na kailangan kami. So we have to level up yung entrepreneurship. Pero kaya gawin natin lahat-lahat yan. Tulong-tulong lang tayo. I'm a trustee of Kaentrep Micro and Small Entrepreneurs Organization of the Philippines. Foundation po yan at funded ng Belgian government. Take note, Belgian government, hindi private. Kundi kung magkano yung binibigay nilang buwis sa Belgian government, through the co-op ay finafunnel yan dito sa akin, dito sa Pilipinas. At kami yung beneficiary. Anong ginagawa namin? We partner with all the other organizations and also nagkakaroon kami ng seminar sa leadership, character formation, and all the things na kailangan para sa isang entrepreneur. Maintindihan nila kung ano sila, maintindihan nila na dapat magkaroon ng pagpapalit ng mindset from empleyado mentality to employer mentality. Ganon. Pagkatapos, ang nakikita natin dito, kaya nakipag-partner tayo kay Doc Lino, kasi ang micro and small, ang Kaentrep represents the micro and small. Ibig sabihin, from 0 to 3 million ang capitalization niyan. Lampas sa 3 million, medium na siya. Yung medium na yan, yung small at saka yung medium, sila yung tinatap ngayon para maging subcon ng mga pumapasok ng mga investor. So, ang nakikita natin dito ay kinakailangang mag-level up. Hindi yung sinabi ng gobyerno, sige, micro and small, livelihood tayo. Punta tayo sa barangay, magkwento tayo na paano gumawa ng siopaw, siomay, ganyan, hindi ba? Pero ang nakikita natin, kinakailangan somebody or what organization can do this para ma-level up ang mga skills ng mga entrepreneurs natin. So, yun ang finifill na niche ng ating Sweeppp. Yun. Thank you. Good afternoon. Edson Palima from Net 25. Para ma'am kay Aida Enriquez. Ma'am, this is regarding for the Sweeppp Techno job fair. How would you create more jobs in the techno? Thank you. Nag-focus kami sa mga direct hire. Yung mga kumpanya na talagang nangangailangan ng mga empleyado na skilled. Kaya, meron po tayo doon mga lugar na talagang magkakaroon sila ng parang mini-conference, mini-consultation, and everything, para makuha nila kung sino yung pwede pa nilang maging scholar for so many months. Nabibigyan nila ng minimum na sweldo. At the same time, na tinuturuan to prepare them for the next project. Meron din tayong mga pangangailangan kasi mga engineers. Sa Meralco, meron din tayong pangangailangan sa mga bago nilang project. Yun, kinakailangan, punuan natin yun. So, talagang hindi kami yung parang mag-iipon ng tao pagkatapos ikakalat namin. Hindi. Meron talagang kapupuntahan yung mga tao na mag-a-apply doon. At binabago rin namin ang kanilang kaisipan na
hindi lang naman kayo ganyan. Kinakailangan, tumaas naman ang inyong gusto. Hindi lamang yung, eto lang yung sweldo nyo, kinakailangan tumaas yan. Sa paanong paraan, dagdagan nyo ang inyong kaalaman. At lagi kaming nandyan sa likod nyo para tumulong.